engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tuklas ko. Magandang araw mga kaproject. Kumusta kayo? Summer na naman mga kaproject. Mainit ang panahon at laging tirik ang araw. Nakita ko sa cabinet ko yung dalawang sunglasses ko. Matagal ko nang hindi nagagamit itong dalawang sunglasses ko. Simula nung lumabo yung mata ko at di na ako makabasa ng malalapit na bagay. At kailangan ko pang gamitin yung reading glasses ko. At hassle yun mga kaproject, pagpapalit-palit ka ng sunglasses at reading glasses. Kaya naisipan kong bumili ng portable nose clip reading glasses. Pero hassle pa rin siya at di ko mapagsabay na gamitin ang sunglasses ko habang may binabasa ako na malapit. Kaya may naisip ako mga kaproject, maganda tong nabili kong nose clip reading glasses mga kaproject. Gawa siya sa plastic lens kaya hindi mababasa at flexible yung joints niya. At pwede ko maikabit sa sunglasses ko. Ganito ang balak ko mga kaproject. Imo-modify ko siya para mag-fit dito sa mga sunglasses ko. Tara, ituro ko sa inyo kung paano kayo ma-modify itong nose clip reading glasses para magkasya sa sunglasses ko. Disclaimer muna mga kaproject, bago natin simulan. Okay, start na tayo sa Ray-Ban sunglasses ko. Dahil plastic yung nose clip reading glasses, takpan na natin siya ng masking tape para hindi siya magasgas. Ngayon, i-drawing natin yung pattern ng lens na ikakat natin para sa reading glasses. Dapat hindi niya ma-block yung vision mo na pangmalayo. Ayan na, na-drawing ko na yung pattern ng ikakat natin sa reading glasses. Dapat kasi pantay siya. Gagamit tayo ng Dremel. Oops! Pero parang unsafe na hawak ko yung Dremel sa isang kamay habang hawak ko naman sa kabila yung ikakat nating reading glasses. Baka hindi ko siya maikat ng tama mga kaproject. Kaya i-fix muna natin yung Dremel gamit ang mga clamps sa working table natin para hindi siya magalaw habang kinakat natin yung reading glasses. Okay, ayan na. Solid na siya. Okay, start na tayo. I-start na natin ikat yung pattern doon sa reading glasses. Don't worry mga kaproject, may suot akong eye protection habang ginagawa ko to. Ikat lang natin ang dahan-dahan yung ginawa nating pattern sa reading glasses. O yan, okay na. Nakat na natin. Ngayon naman, tanggalin natin yung masking tape para makita na yung itsura niya. Okay, pwede na siya mga kaproject. Pero, kailangan pa natin siyang ayusin ng konti. Panipisin natin siya mga kaproject. Ayusin pa natin siya ng konti mga kaproject. Gamit ang cutter, ayusin natin yung mga kanto niya para mas maayos ang gawa natin. Gamit din ang sandpaper, kinisin natin yung mga corners niya.
Maglagay pala tayo ng notch sa magkabilang side. Siya ang magiging lock natin pag kinabit na sa sunglasses. Ayan, okay na. Tanggalin natin protective cover ng lens ng reading glasses natin. Ayun, walang gasgas yung lens ng reading glasses. Ayos! Ito na yung finished product ng modified reading glasses natin. Pwede natin siya ikabit sa Ray-Ban sunglasses ko. Hindi siya halata maka-project, diba? Merong konti, pero parang kasama siya sa design, diba? Yung notch kanina na kinat natin, siya ang nagsisilbing lock pag kinabit natin siya sa sunglasses. Okay yung pagkaka-fit niya mga ka-project. Lumapat siya sa kurba ng sunglasses ko. Okay ba mga ka-project? Meron ng built-in reading glasses yung Ray-Ban sunglasses ko. Ngayon naman, itry natin siya sa Oakley sunglasses ko. Nako, na-fit ko lang siya dito sa Ray-Ban sunglasses ko, pero hindi siya mag-fit dito sa Oakley ko. Kasi yung Oakley, mas curvy yung profile niya. At hindi siya mailock dun sa nose pad arms niya. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang version ng portable nose clip reading glasses. At ito'y nabili ko mga project. Ayun, mas mag-fit siya dito sa Oakley sunglasses ko. Mas wide yung bridge ng reading glasses na to, kaya tama-tama siya dito sa Oakley sunglasses ko. Napansin ko na wala palang plastic cover itong lens ng reading glasses. Kaya para hindi siya magasgas, lagyan natin ng masking tape. Ayan, okay na. Same process ng ginawa natin kanina. I-fit natin siya dito sa sunglasses at ikat natin yung pattern kung saan tatapat yung lens ng reading glasses. Ayan na, may pattern na. Iayos lang natin yung pattern para mas madali siyang ikat mamaya. At dapat pantay yung pattern natin para mas maganda siyang tignan. Okay na, ready na yung pattern natin. Tara, mag-cut na tayo mga ka-project. Teka, lagyan din pala natin masking tape tong bridge para hindi siya magasgas. Okay, ready to cut the pattern na mga ka-project.
Ayan, okay na. Nakita natin yung pattern. Ngayon, gamit ulit yung cutter, kinisin natin yung mga corners niya. Ayan, okay na mga kaproject. Tanggalin na natin yung masking tape. Okay na, pantay na siya mga kaproject. Pero, kailangan pa nating ayusin yung mga corners para mas maganda yung finish niya. Ayan na, okay na. Ganda na siya. Oops, teka lang. May konting adjustment. Ito na yung finished product ng reading glasses natin para dito sa Oakley sunglasses. Okay yung fit niya mga kaproject. Tama rin yung pagkakakat natin ng lens mga kaproject. Hindi kita na mayroong reading glasses na naka-built-in sa kanya. Okay din yung pagkakalak niya dito sa nose pad post. Madali siya ikabit at hindi siya basta-basta malalaglag. Maganda yung pagkalak niya mga kaproject. Ayan, okay na. Di siya makakasagabal sa forward vision mo. Okay, ilagay natin siya sa case. Pwede ko na magamit sa mga summer outing at sa mga outdoor activities namin. Ayos mga kaproject. Problem solved. Ngayon, subukan natin siya mga kaproject. Tignan nyo kung may mapapansin kayong reading glasses. Okay? Simulan natin sa Ray-Ban sunglasses ko. Halata ba siya mga kaproject? Okay, di ba? Ngayon naman dito sa Oakley sunglasses ko. Tignan nyo ha kung halata yung reading glasses ko. Napansin nyo ba? Okay, di ba? Hindi siya halata. Ito na naman yung bagong tuklas ko mga kaproject. Kung nagustuhan nyo o may natutunan kayo dito sa video ko, click nyo naman yung like, don't forget to share, and subscribe to my YouTube channel. I-click nyo na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Nandito lang mga kaproject. Maraming salamat!